sa video natin ito, mag-unbox tayo ng isa sa pinakabago at pinakamalakas na mga subwoofer. Okay? Carbon Lodi o Red Carbon na battle speaker naman ng Joson. Yung i-unbox natin. Okay, so meron tayo dito. Yan, kararating lang. Bigyan natin ng review at syempre, isa sound test natin sa ating power amplifier mamaya. Okay guys, at bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayun guys, pakiclick niyo na yung notification bell right on below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike at share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Okay guys, let's go! Ayan. Okay, J Carbon 15-2 sub. So, ibig sabihin, dual magnet yung 2 sub na to. Okay, so initially, nandito yung kanyang specification. Magnet size 280 by 20 mm by 2. Okay, 2 mags. This coil, 5 inches in and out. Frequency 41 hertz to 1000 hertz. Okay, yung bigat niya 23.9. Kasama yung box 25.9. And okay, so initially, yan yung kanyang specification para magkaroon ka ng idea kung ano yung subwoofer na to. Siyempre, i-unbox natin. Okay? In 1, 2, 3. No. May pagkatanga ito. Talag. Okay mga ka-DIY, so ito yung subwoofer na hindi typical na pangkaraniwan na nakikita natin na ginagamit sa mga event. Okay? Pag sinabing carbon, ayan, nasa second level na tayo or mas upgraded version na kung saan mas matibay syempre dahil ito ay made of carbon. Basta inaamag, kahit mabasa, hindi basta-basta napupunit. Ayan. So hindi rumurupok. Ayan kagandahan sa mga carbon. Kaya nga tinawag ito na battle series ng Joson. Kasi nga pangbabaran, pangmatagalan, syempre pangmalakasan na rin. Ayan. At siya nga pala yung mafe-feel natin dito, parang coated na rin ng film. Or parang rubber na manipis. Ayan o. Makapit sa kamay. Ayan. Updated na rin yung kanyang rubber surround dito. Ayan. So, tatlo yung kanyang umbok. Pagdating naman dito, mayroong rubber. Sa kanyang basket, magkita agad natin. So mataba yung kanyang mas matataba compare sa ordinaryong subwoofer. So, mas marami na yung braces para sa mas matibay. Ayan o. Nasa gitna pa lang yung kamay ko. So ito pa yung pinakamahina sa Red Carbon ng Joson. Dahil dual magnet pa lang at size sa 15. Ano naman yung talagang ano niya, oh, fiber cloth woven, hindi fake na carbon yung naka-install dito. So, at pagdating naman sa kanya speaker terminal, ayan, push button na. At naka-connect dito sa body yung kabuuan ng kinabitan ng speaker terminal niya. Ito yung ano niya, matibay rin, no? Itong nakakabit sa cone, ito. Connector, papunta sa voice coil. Ayan. So, maramdaman natin, solid na solid. Pagdating sa kanya, spider. Ayan. Pag hinipo natin, para siyang rubber coated. Yung dilaw na to. Hindi siya typical na parang ano lang, cloth na ordinary na ginagamit sa mga ordinaryng speaker. So, ito. Tignan natin kung tama yung specs na sinasabi niya sa kanyang box.
Ayan. So, malamang marami sa inyo yung ano nito, interesado na malaman yung bigat ng subwoofer na to. Sigurado ito mga magnet. So, may kabigatan kasi. Yep. Ah. Bigat. Double magnet pa lang. Ayan, 20, almost 24 kilos na. E, paano pa kayo for magnet? Sana all. Sana all may muscle. Pambihira. Okay, sukatin natin. Pagdating sa kanyang diameter, 15.25 yung kanyang total diameter. Okay? Mounting depth, 6.5 inches. Total is 7.1. Total height 400 mm or 4 centimeters. Yan. Yan o. Laki nito. Nasa 11 inches. 11. What the heck? 11 inches. Ano yung Bisaya man dong? Wala man prueba na Bisaya man ako. 11 inches. Ay, maan ka nimo, ah. 11 inches or 280 millimeters. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. So, ngayon naman, test natin sa ating mono amplifier dito sa ating side. Okay, mga ka-DIY, ready na tayo sa ating pagtetest. Okay, so connected na yung ating Royal Cord. Papunta sa ating power amplifier na Broadway VX35. Okay guys, so mga hindi pa nakaparoon na ating unboxing dito sa ating amplifier na to, pakiskan nyo lang guys sa ating manakarang video. Okay, so pasensya na medyo malakas yung fan. Kasi nga ang amplifier na to ay pang malakasan or pang outdoor. Kaya pagdating sa indoor, medyo maririnig natin yung kanyang fan. At isa pa umuulan sa labas. Okay guys, so itetest natin itong ating, tignan lamang natin yung galaw o sensitivity. At syempre tignan natin kung walang issue yung subwoofer na to. J Carbon 15 2 mugs. Okay, 1800 RMS, 15 inches. Thank you.
Okay mga ka-DIY, so nabigyan natin ng simpleng sound test or review yung ating subwoofer na to. Okay guys, so initially, kakaiba siya sa mga na-test natin noong mga una. Inamoy ko or sinesense ko yung ano, ito, hindi nag-warm kahit konti. Kahit yung dito sa butas. Ayan guys. So ibig sabihin, very efficient na yung ganitong mga model ng Joson. Ayan. So ibig sabihin, pwede pambabaran. Okay, kasi yung mga tinetest ko noong una, kapag mga ganun katagal, mga 10 minutes, 15 minutes, kapag inawakan ko rito, yung mga ganung galaw, mga 1 inch yung Karshan o yung taas baba nitong cone. Usually, nagwa-warm ito eh. Ayan. Pati dito sa ilalim, maramdaman mo yung hangin, nagwa-warm. Pero hindi mainit. Ano lang, saktong ano lang, mainit ng konti sa normal. Ayan. So, pagdating dito, nagtaka ako bakit walang init. Na, ayun guys, abangan nyo yung susunod nating video. I-load natin sa ating box yung D15 na to. Okay? At muli, ito yung likod. Alex na nagpapaalala, if you are not perfect, do it yourself.